And sa bandang verse na ito, sa chapter 5, na binasa natin sa book of John, hallelujah, ay sabi nito ng Biblia, and after this, there was a feast of the Jews. Meron daw, nagkaroon daw ng pista ng mga Hudyo. At umahon si Jesus sa Jerusalem, chapter 22, verse 1. Sa Jerusalem ay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa. Nasa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may limang portiko. Nasa mga ito'y nangangahandusay ang marami sa kanilang mga sakit, mga bulag, mga pilay, at mga natutuyo. Doon kasi sa lugar ng Jerusalem, meron doon isang lugar na parang doon dinadala yung tinatawag nila may mga sakit, mga wala na pag-asa sa tingin nila. No? Hallelujah. Nandun yung mga bulat, yung mga pilay, yung mga may sakit, mga natutuyo, mga nadadry na. Siguro mga sobrang payat na sila sa sobrang dry. No? Sapagkat lumulusong, anong dahilan kung bakit nandun sila? Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig at ang unang manaog sa tangke pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Amen. So napaka mahiwaga ng tangke na ito. Siguro ito isang para sa isang chat sa English say ay full. Para siguro isang paliguan sa lugar nila sa Jerusalem. Meron ko kasi yung lugar na ano, paliguan sila. Di ba sa ibang basa, yung mga kostumbre ganyan, may mga season sila na sila ay tumatalong sa tubig, yung malalamig. Yung iba naman ay nasun sila sa beach at pagka may dating na season, nalumulusong sila doon. Ano dito sa YouTube, meron po lang. Amen. Pero dito, meron silang isang tanki doon, meron silang isang pool. Doon saan sila lumulusong kapag ka, sa panahon na sila yung sakit. At naroon ang isang lalaki na may 38 taong na may sakit. Hallelujah. Nang makita si Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilala ng siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Sabi niya ating Panginoon sa Kristo. Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw ng sa tubig, datapot samantalang ako'y napaparoon ay nakalusong na muna ang iba bago ako. So, napakahirap na sitwasyon na ako mga kapatid. Hallelujah. Doon siya, marami, libo-libo, sabi ng propeta ng ating Panginoon, hindi lang isa, hindi lang sampo. Thousands of people na nandoon sa gitna, sa paligid ng pool of Bethesda, na nag-aabang ng pagkalawkaw. Kasi inaantay nila, may mga panahon kasi, hallelujah, na kinakalawkaw ng anghel ang tubig doon sa pool. At pag nakita nila kinalawkaw, siguro pag nakita nila may gumalaw ng tubig, hallelujah, apay agad-agad silang lumulusong. At ang sabi siguro, sino po na makalusong doon sa balon? Amen, sa pool, hallelujah, siyang gagaling. Walang pagsanang gagaling talaga sila. Yan ang sinasabi ng Biblia. Hallelujah. Amen. At pagkatapos nun, mga kapatid, hallelujah, nasabi ko nga sa kwento, amen, pagka yung mga nandoon na may mga sakit, meron sila mga bangong kutsilyo. Na kapag sila'y lulusong, at sila'y mauuna, sinasaksak na lang. Siguro, hinihiwa nila yung mga paa para hindi makalusong. In other words, gumagawa sila ng paraan para mauna sila doon sa pool. At ang sabi kasi, kung sino ang maunang lumusong, abay siyang gagaling. Hallelujah. Amen. At ang sabi nito, hallelujah, dumating sa punto, amen, itong mga tao nito ay wala ng pag-asa. At ang tanging pag-asa na lamang nila, hallelujah, ay ang pagkalawkaw ng anghel sa tubig. Amen. Ibig sabihin, maraming tao doon ang maniniwala. Yung last source ng kanilang buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang pagkalawkaw ng anghel sa pool. Alright. At ang alam nyo ba mga kapatid, napakahirap. Amen. Siguro na sitwasyon nila. Hallelujah, nung mga nag-aabang sa pool. Kasi pag naunahan sila, amen, hindi po sila kinabukasan nagbabantay. At ang pagkalakaw ng anghel, ang sabi ng Biblia, ay panahon. Ibig sabihin, seasonal ito. Amen?
Sa palagay nyo, kung kayo ang may sakit, ilagay nyo sarili nyo doon sa may sakit doon sa pool. Ay, may siguro pag naunahan ka, aalis ka na. Aalap ka na ibang source, di ba? Teka muna, bakit ako mag-aantay dito, mamamatay ako dito, samantalang marami namang ibang pwedeng maging source ng kagalingan. Amen? Kasi naunahan ako sa isang, sa susunod na season na ulit ang balita ng angel. Amen? Pero alam niyo ba yung mga tao doon, hallelujah, amen, ay patuloy na naghihintay. Isa ito sa klase, hallelujah, ng karakter ng mga Kristiyano na dapat natin dinataglay. Say amen. Amen. Na dapat handa tayo maghintay, hallelujah, kung kailan kalawin ng Diyos ang tubig, hallelujah, para sa ating lahat. Amen. At ngayong umaga, hallelujah, mayroong mga tao, hallelujah, na handang maghintay ng pagkalawin ng Diyos. Say amen. Amen. Hallelujah, itong tubig, hallelujah, para ano? Para tayong lahat ay malinis sa kasalanan. Amen. Amen. Nagtas ang kamay sa tulang pa, di ba? Nandiyan si Sister Tina. Hallelujah, na handang maghintay ng pagkalawang ng Diyos sa tubig para sa kagalingan, para sa kaligtasan ng ating mga kasalan. Ng kanilang mga kasalan. Please say amen. Puli na natin Panginoon. Hallelujah. Alam niyo ba mga kapatid, isa itong klase ng tagpo, hallelujah, yung sa pool of Bethesda, amen, yung season ng pagkalawkaw, abay talagang hindi lang po ito season na kinapukasan, babalik agad ang angel. Siguro kung daily dumabalik ang angel, baka naubos na yung may sakit doon. Pero sabi ng Biblia, season. Ibig sabihin, may panahon lamang. At hindi nila alam, hallelujah, kung kailan ang panahon na yun. Ibig sabihin, hallelujah, ginagawa nilang maghintay doon sa pool, hallelujah, hindi sa pamamagitan ng sarili nilang abusuhan. Silang lahat ay naghihintay doon sa pool dahil sila ay nananampalataya. Amen. Amen? Amen? Dahil kung wala silang faith, abay, aalis na sila doon sa pool. Amen. Pero dahil meron silang pananampalataya, lahat naman tao ngayon, may faith. Lahat naman ang tao nananampalataya. Hallelujah. Pero hindi, bakit ang, hindi lahat ng tao doon ay pinagaling ng ating Panginoon? Amen? Dahil alam ng Diyos, hallelujah, hindi maniningin sa Kanya, amen, kung sino lang ang may tunay na pananampalataya. Amen. Maraming naniniwala, amen, na isa sa mga araw na ito, kakalawkawin ng Diyos ang tubig para sa ating lahat. Amen. Pero alam ng Diyos kung sino lamang ang makakakita ng pagkalawkaw na yun. Alam ng Diyos kung sino lamang ang makatatanggap sa mensahe. Maraming nangangalag ng mensahe, maraming umatang na sumbahan, maraming nag-church, pero alam na kung sino-sino lamang doon ang tunay na sumasamba sa Kanya. Amen. 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 Hallelujah. At yung pagkalawkaw, sabi ng ating Panginoon, amen. Nung dumating siya, ang sabi niya, sa nakaroon ng isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Ibig sabihin, 38 years na siyang nandun. Yes. Ang tagal nyo. Amen. Baka kung ikaw ang nandun, baka mahilip ka na. Kaya baka magpatiwakal ka na. Kaya ako makalulusong. Kasi bako siya makalulusong, abay, nauna na siya ng iba. Siguro ba yung sakit niya, mas nalalaki sa doon sa iba. Ano po? Hallelujah. Sabi niya, sa lalaki, sabi niya dito, at naroon lang sa lalaki na may 38 taon nang may sakit, nang makita ni Jesus na siya'y nakahantusay, at mapagkikilala siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? Yan ang sabi ng ating Panginoon. Binanong siya, sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala nang tao maglusong sa akin sa tangke. Ibig sabihin, ganun kalala ang sakit niya. At sa tingin ko, hallelujah, sa paniwala ko, amen, dahil doon sa klase ng sakit niya, nandidiri na yung mga tao sa kanya. Kasi walang tumutulong sa kanya para lumusog doon sa pool of Bethesda. Amen. Walang taong gusto maglusong sa kanya. Marahil itong tao ito, hallelujah, ay may nakakadiring sakit. Amen? Kasi yung word na infirmity, dalawang klase yan, physical illness. Maaaring yung kanyang pagkatao, yung buong katawan niya, ay talagang punong-puno ng sakit. At ang sabi nito, hallelujah, sabi ng lalaki, sumagot na sa kanyang lalaki, may sakit, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkan ng tubig, tatapos samantala ako'y napaparoon
ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Kita niyo, no? Talaga napakahirap ang kanyang sitwasyon. Amen. Siguro kahit mas malapit siya doon sa tanke, hindi niya pa rin magawa makalusong kasi may mas mababilis sa kanya. Ano po? Hallelujah. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Iyan ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo. At binuhat ang kanyang higaan, at lumakad ngayon nga'y araw ng sapat. Kita nyo, walang tanong. Hindi na nag-question yung lalaki, para sino ka ba? Yes. Amen? Yung anghel nga na kumakalakot sa tubig, hallelujah, at siyang inaasalan, sino ka ba na para magpagaling sa akin kung sabi magtindig ka? Amen? At sabi ng Bible, pagkataka, in other words, hallelujah, hindi na siya nagtanong. Usually, ang mga tao, madalas tayo, ang nature natin, nagtatanong tayo, di ba? Madalas tayo magtanong sa Panginoon. Lord, gagaling pa ba ako sa sakit? Lord, makakakita pa ba ako? Madalas nagko-question tayo, di ba? Lord, yung pinag-pray ko, yung tatay ko, makakakita ba kaya? Madalas nagko-question tayo sa ating Panginoon. Amen? Lord, yung nanay ko, yung kapatid ko na may sakit, gagaling pa kaya siya? Madalas nagko-question tayo. Nature ng tao yan. Pero alam niyo ba itong tao ito, hallelujah, hindi siya nagtanong. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Handa siya na sumunod. Nasabihin ng lalaki na hindi niya kinala, hallelujah. Actually, stranger sa kanya, si Jesus Christ. Nasabihin ng lalaki, hallelujah, Ginoo. Ginoo pa nga ang tawag niya eh. In other words, hindi sila magkakilala personally. Amen. Pero dahil nga, spiritually, sila ay magkasumpong, hallelujah. Spiritually, sila ay nagkakaintindi ang ating Panginoon. Nasabihin ng ating Panginoon, bumangon ka, magtindig ka, buhatin mo ang iyong tulugan. Amen. Amen. Hallelujah. Bumangon ka, magtindig ka, pumunta ka sa church. Lipitin mo kayong tulugan, pumunta ka kanina. Kaya, tingin mo lang yung pagtulog, pagpagalukit-kip. Hallelujah. Amen. Umaga na, kailangan mo na kumina. Sabi na ba, Carmel, ito na ang panahon. Hindi natin kailangan magpetek-petek pa. Magtindig ka, hallelujah. Ito ang araw ng iyong pagtulugan. Amen. Pero hindi na siya question. Amen. Agad-agad siya tumayo. Binuhat niya yung kanyang tulugan. Binuhat niya yung kanyang higaan. 38 years na lang tinutulugan yun. So tingin ko, hindi niya nalalaban yun eh. Amen. Hallelujah. Nilipit niya. Wala siyang iniwang bakas. Since amen. Amen. Hallelujah. Dapat ganyan tayo. Pagka tayo ay pinagaling niya ng ating Panginoon, wala tayong iiwan ng bakas. Since amen. Kahit ang alaala, hallelujah, ng ating sakit, dapat ito ay tatapon natin, lilipitin natin, babalutin natin. Please say amen. At pagkalis natin sa lugar, wala na tayong babalikan doon. Please say amen. Hindi natin babalikan yung ating dating buhay, yung ating dating pagkatao, yung dating nating sakit. Dahil ang Diyos lang nagpagaling sa atin. Hindi na natin Panginoon. Sabi niya rito, mga kapatid, at pagdakay bumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad noon ngay araw ng Sabat. Kaya sinabi ng mga Diyos sa kanya na pinagaling ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Hallelujah. Ito niyo, araw ng Sabat. Ang hirin. Araw ng pahinga. Kaya pala ngayon, marami nagpapahinga. Yes, sorry. Basically, nandun ako sobra kasi sa pahinga. Kahit araw ng Sabat, yung mga utos na rin sila eh, sa araw ng Sabat, nagpapahinga sila. Amen? Mm. Pero ang tanging kapahingaan natin, walang iba kundi dito sa gawain. Amen? Sabi ng Biblia, in this world are tribulation, in Christ there is peace. Amen. Nasaan ba ang kapayapaan? Nasaan ba ang pahinga? Hindi ba narito sa ating Panginoon? Amen? 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 Samantala nga mga audio, hallelujah. Sabi nila, bakit ka nagdilindig? Bakit mo binubuhat ang iyong tulugan? Di ba araw ng Sabat ngayon? Hallelujah. Amen. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang siya mo, ang siya rin sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Tinanong nila siya, sino ang tao sa iyo nagsabi? Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit hindi nila nakilala nang pinagaling kung ano siya, sapagkat si Jesus ay umiwalay palibasay, may isang karamihan sa dakong iyon. Kita nyo. Hallelujah. Hindi na napakita natin yung Panginoon sa Kristo.
Dahil alam niya, may maipimbalak. Amen. Tama nga doon. Dahil doon, pinagkusig ng mga Diyos si Jesus sapagkat ginawa niya ang bagay na ito sa araw ng Sabat. Amen. So, meron itong quotation. Let me read this one. Sabi niya. Now, ito sabi niya kay Mary. Kailan niya si Mary, diba? Si Mary, the mother of Jesus Christ in flesh. Mother of John. Okay, sabi ng propeta natin, Panginoon, now, the only way you'll ever be able to obtain anything from God is by faith. Meron lamang isang daan, isang paraan, hallelujah, para maka-obtain ka ng bagay mula sa Diyos. Maraming pa tayong kahilingan sa ating Panginoon. Sino may mga kahilingan sa Diyos? Tapos kayo mamay. Amen. Sabi niya dito, meron lamang isang paraan para maka-obtain ka ng pagkapala galing sa Diyos. Sabi niya dito, anything from God, if you ever be able to obtain anything from God, is by faith. Sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ibig sabihin, para meron kang makuha sa Diyos, para meron kang matanggap galing sa Diyos, kailangan mo ng faith. Ngayon umaga, kung meron tayong gustong makuha at ma-receive sa ating Panginoon ngayong umaga, kailangan mo ng pananampalataya. Amen. Kinakailangan natin ang pananampalataya. Yes, amen. Everything, hallelujah, from God is by faith. You'll understand, sabi niya, for the whole Christian armor is faith. Ang buo daw ang armor ng mga Kristiyano, hallelujah, ay pananampalataya. Kasama dito ang love, and joy, and peace, and long-suffering, and goodness, and meekness, and gentleness, and patience, all the unseen. And we as Christians, we do not look at what we see, we look at what we believe. It's amen. Amen. Kasama daw ng ating pananampalataya, amen, kung tayo may faith ngayong umaga, kung gusto mo makatanggap ng bagay galing sa Panginoon, kasama ng faith mo ang pag-ibig. So syempre, hallelujah, number one yun, kailangan mong mahalin kung ano yung pinapalampalatayan. Hindi pwedeng nananampalataya ka pero hindi mo mahal ang pananampalataya. Amen? Hindi pwedeng naniniwala ka lang pero hindi mo pinaniniwalaan, hindi mo minamahal ang iyong maniniwala. Pwede dahil pa tayo ng mga nasa ibang religion. Ano sabi ng mga sa ibang religion? Dito na ako na nagising. Dito na ako mamamatay. Ito siya. Mahal na mahal nila. Love nila. Pintayin pa tayo ng pagkaganon. Amen? Kita niyo sa dito. Kasama ng faith ang lahat. Sabihin, kung ikaw na lang pataya, kailangan mong mahalin ng mga pataya mo. Amen. Amen. Dapat patuloy mo na pagkamahal ang iyong faith. Hallelujah. Aside from that, sabi niya dito, and love and joy. Kung ikaw ay nananampalataya, dapat masaya ka. Hindi ka kasi bangot. Mm-hmm. Say amen. Amen. Kung nananampalataya ka, dapat masaya ka. Hallelujah. Dapat alam mo, hallelujah, nakakait mo lang ang bigas sa'yo mumago, masaya ka. Say amen. Kasi nananampalataya ka eh. Kakibat ng faith mo, hallelujah, ang katuwaan. Natutuwa ka, hallelujah. Amen. Nagtitis ka na asin. Ang ulam mo, hallelujah, ang malaga na naniwala sa ating Panginoon. Uli na ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Aside from being love and joy, peace. Amen. Pag daw ikaw ay nananampalataya, meron kang kapayapaan. Ibig sabihin, payapa ka. Kasi nananampalataya ka eh. Hindi ka nababahala. And say amen. Hindi ka naguguluhan. Hindi ka nagugulumihanan. Hindi ka nangangamba sa anumang mangyayari sa iyo sa araw ng bukas kasi meron kang pananampalataya. Pero kung ikaw ay walang tunay na pananampalataya, abay pagluminto sa Turkey, sigurado, matatakot ka. Lord, paano na kaya kami? Amen. Hallelujah. Kasama ng peace. Hallelujah. Long suffering. Mahabang pagtitiis. Pag daw ikaw kayo man nananampalataya, kailangan mo magtiis ng mahaba. Hindi short supper, ha? Long suffering. Ibig sabihin, suffering long. Magtitiis ka sa mahabang panahon.
Amen. Nandiyan yung mga kapitbahay mo, tutulig sa ika. Ayan na naman. Si Winsel, mag-church na naman. Linggo-linggo, panahon ng mga pogi na yun. Amen. Nandiyan na naman yung mga kababaihan, mag-church na naman sila. Ang ganda kaya, nakakasira ng maritesan yun eh. Pagkwento ka na lang tayo dito. Eh, mga tao, di ba? Amen. Hallelujah. Merong long-suffering, maraming pagtitiis. Hallelujah, yung mga ina ng tahanan, nagtitiis sa mga kanila, mga kulit. Matitigas sa ulo. Mga pasaway, mga palado, palasagot. Sa kabulang. Amen. Pero kailangan nyo magtisa niyan kasi meron kayong manapatay. Let's say amen. Hallelujah. Alright. Asensya from that. Meekness. May kababaan. Dapat daw tayo ay may kaamuan. Maamo tayo. Dahil ang tupa, maamo yan. Let's say amen. Hallelujah. Hindi tayo nilalantro ng Diyos sa mga tupa. Ang mga tupa ay maaamo. Amen. Hallelujah. Alam ba, naalala niyo ba si John? Sabi ng angel. Hallelujah. John, naayos si John. Sabi ng anghel. Kasi naayos siya, walang nagtagumpay. Sabi niya, meron nagtagumpay. Sabi ng anghel. Sino? Sabi ni John. The lion from the tribe of Judah. Amen. Has prevailed. Sino daw nagtagumpay? Ang leon. Pero pag di ko na dyan, hindi naman leon na nakita niya eh. Sino naman nakita niya? Ang kordero, ang tupa, si Jesus Christ. In other words, hallelujah, amen, dapat yung nature natin, yung nature ng tupa, yung nature ng ating Panginoon sa Kristo. Magamat tayo lion in faith, pero tayo ay meekness in God, is amen. Amen. Tayo ay maamo na parang mga tupa, is amen. Hindi tayo, hindi tayo nagre-reklamo, hindi tayo nanunuhod kasi kambing na natunuhod. Toro lang mga nanunuhod, ang mga tupa, kahit dalim mo sa katayan yan, hindi yan umiinik. Lumuluhod sila, pero hindi sila nagre-reklamo doon sa kumakatay sa kanila. Subukan mo, hallelujah. Katayan mo yung kambing, nagwawala yan. Sumisigaw yan, kahit ng baboy, di ba napaliinik yan, man. Nagwawala yan. Pero ang tupa, kahit dalim mo sa katayan yan, hindi yan nagre-reklamo. Mababa ang puso ng mga tupa. Can you say amen? Amen. Kapag sila inaway ng kapitbahay, pwede sila gumaganti ng away. Pag pinatukan ng bato, patuhin mo ng bato. Patuhin mo ng tinapay, sama mo ng palaman. Okay, okay. Ayan, hallelujah. Alright. Meekness. Gentleness. Ano yan? Gentleness. Kababaan. Kamuhan. Patience. Mapagtiis. Mapagpasensya. Kasama yan. Pag ikay nilampalataya, kailangan kakaibat dito ang pagpapasensya. Mahabang pasensya. Amen. Bisa kasi ang nature ng tao, may siya pasensya eh. Wag na wag mong... Wag na, isa na lang, sabi, isa na lang! Ulitin mo ba, tataba ka na sa akin. Lalo yung mga lalim natin. Ulitin mo ba? Sigurado, baka ka, makikita mo, hinahanap mo. Pero ang akibat ito, ang patience. Kailangan na tayo magpasensya. Amen. Kaya minsan, pagka, naiintindihan mo naman yung mga tao, talagang pagka hindi na makatiis at nauubos ang pasensya, ako yung madaling araw pala, nagpipreach na. Marami yan eh. Eh, lalo pag kayo pa, makukulit. Eh, pagka si Diyos, pakulit siya dahil yan, talagang abay, pag naubos ang pasensya, yung hugasin, imbis na si Dino, naghugas siya na naghugas. Yun. May isip pasensya. Okay, pag nakita nyo, nagtatalo na naman yung dalawa, abay talagang inalala sila doon sa kapagkainak na sila na gumagawa. Okay. Alright, habaan natin ang pasensya natin. Okay, tayo. Iba siya ng mga nanampalataya. And all the unseen and as we as Christian, we do not look at what we see. Kasi hindi lang tayo nakatingin tayo saan? Sa bagay, hallelujah, na ating pinaniniwalaan at pinanampalataya na. See what I mean? We believe it before there's any natural evidence. Bago tayo maniwala, hallelujah, sa mga natural na nangyayari, ebidensya,
dati na tayo naniniwala doon sa mga talagang nagaganap. Kasi yun ang tinatawag din faith. Although, hindi natin nakikita ang heaven physically, pero naniniwala tayo may heaven. We say amen. Amen. Hindi ba nakita ang Diyos face to face, pero naniniwala tayo may Diyos. Amen. Sabi nyo sa Barbero, amen. Hindi ako naniniwala may Diyos. Nakita mo naman ang Diyos? Sabi nyo sa Barbero, nyo sa bata. No? Amen. Sabi sa propeta ng lalaki, sabi niya, sabi ng propeta, kung gayon, sabi ng propeta doon sa lalaki, naniniwala ka bang meron kang isip? Okay, no, syempre, nakikita ka bang isip mo? Hindi rin, ganyan ang ating Panginoon. Hindi mo siya nakikita, pero naniniwala ka lang doon siya. Amen. Hindi tayo naniniwala sa mga bagay lamang na ating nakikita. We believe, when we look for what we believe, tayo ay nakatingin doon sa mga bagay na hindi natin nakikita. Can you say amen? Faith, hallelujah, sabi ng Biblia, without works is dead. Alam niyo ba, sabi nito ng propeta ng ating Panginoon, si Mary na mother of Jesus Christ in flesh. Hallelujah, sabi niya rito, nung makausap siya ng angel, sabi niya, Mary, magdadalang tao ka sa Espiritu. Alam niyo ba ang ginawa ni Mary? Hindi siya nagtanong sa ating Panginoon. Hindi siya nag-question. Alam niyo ba ang ginawa niya? She act what she believe. Yung narinig na sa angel, sabi niya, kayo ba ay kumikilos ayon sa iyong paniniwala? Amen. 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 Ulitin ko, kayo ba ay kumikilos ayon sa inyong pananampalataya? Amen. Si Mary, hallelujah, nung sabihin sa kanya ng angel, umakto na siya. Na talagang tinanggap niya na yung baby sa kanya sinapunan. Alam niyo ba, sabi ng propeta ng ating Panginoon, nang sabihin sa kanya ng angel ito, hallelujah, na Mary, magdadalang tao ka. Amen. Hindi siya, hallelujah, hindi siya, nagbaliwala ang ginawa niya, kuminos siya kung paano ba ang ginagawa ng mga nagdadalang tao. Marahil nagtahi siya ng lampin, marahil gumawa siya ng bihisan, hallelujah, ng pangsanggol, at kuminos siya, bumili siya ng mga pangbuntis na dress. Amen? Kasi yun ang dapat natin kinikilos. Say amen. Amen. Tayo mga Kristiyano, hallelujah, yung mga bagay na ating pinaniniwalaan dapat ating ginagawa. Amen. Why? Because what faith without works is dead. Amen. Pag hindi mo kinilos ang bagay na yung pinaniniwalaan, hindi yun faith. Yes, tama. Hindi yun paniniwala. Yes. Hindi yun pananampalataya. Dapat na, para masabi mo, ikaw ay talagang naniniwala, kilosin mo. Yes. Gawin mo ang iyong pinaniniwalaan. Amen. Si Mary, hallelujah, pagkabag hindi niya personally nakikita yung asa sinapupunan niya, hindi niya naramdaman. Hallelujah! Na sila nagsama ni Joseph, pero kumilos siya bilang isang nanay. Amen! Nagbili siya ng pang nanay, hallelujah! Nagtahi siya ng mga lampi para doon sa kanyang sanggol. Nag-alam niya, hallelujah, na totoo ang sinasabi natin pa. And that is what faith for. Amen! Yun ang pananampalatayang meron dapat tayo. Yes. Kinikilos natin. Amen! Hindi pwedeng tayo niniwala sa rapture, pero ang kinilos natin ay hindi pang rapture. Sinasabi natin tayo pang heaven, pero galaw natin hindi pang heaven. Amen? Sinasabi natin buhay ang Diyos natin, pero tayo ay kumikilos sa parang wala tayong Diyos. Oh man. Sinasabi natin mayaman ang Diyos natin, pero kilos natin na may parang tayo lulugulugo at dito ito kasupo. Ano ba ito? Ang hirap-hirap ng buhay. Sabi mo mayaman ka. Amen? Kung ano tayong kinik... Kung natin natin pinaniwalaan, dapat yun ang ating kinikilos. Yes, amen. Si Mary, she acted what she believed. Yes, amen. Dapat ganyan din tayo. Amen. Kikilusin natin kung ano ang ating pinaniniwalaan. Amen. Christian of old, live by faith, so as we. Hallelujah. Ito mga Christian ang unang panahon. Hallelujah. Nung nabuhay sila sa pananampalataya. Amen. Kahit wala silang, kahit na sila inuusig, kahit na sila pinapatay, pag nasukuhan sila ng nangangaral sa kasada, pinapatay sila. Pag nahuli sila ng mga Romano, amen, sinusunog sila, pinatali sila sa puno.
At inaapuyan sila doon. Alamin niyo ba yung istorya ng Christmas tree? Mm-hmm. Eh, kaya pala, nabuang yung istorya ng Christmas tree. Yun pala, nung unang panahon, yung mga Kristiyano nahuhuli ng mga sundalo, itinatali nila sa pulo tapos sinisilaban nila ng buhay. Sinasabi at sinisilaban nila. Kaya pala yung tree, may ilaw yun. Christmas tree. Kasi yung mga Kristiyano nung unang panahon, sinisilaban nila ng buhay sa pulo. Sinisilaban nila. Kasama yun sa 68 million na Kristiyano na pinapatay. Hallelujah. Diyan na simula ang story ng Christmas tree. Pinapatay sila, sinusunod sila. Hallelujah, pero hindi sila nagreklamo. Sila ay nabubuhay saan? Sa pananampalataya. Amen. Mas mabuti pa ang sila ay mamatay. Hallelujah, kasi ang i-deny nila ang pananiwala nila sa Diyos. Yung nature nila, yung character nila, hallelujah, yung kanilang pinaniniwalaan, ginagawa nila. Parang kasing tao, hallelujah, nagkasabi, Kristiyano ko. Pero yung kilos nila ay hindi pa Kristiyano. Blind naman ako eh. Pagdating naman ang panahon, pag ako ililigtas, pag ako'y Kristiyano, pag ako'y nakasama sa kaligtasan, ako'y ililigtas naman ako ng Lord. Kukunit ako ng malaking kamay. Kadalasan ganyan ang katilan ng mga ibang tao, di ba? Pag naman ako'y bright, ako'y bright talaga ako. Pag ako naman ay talagang ligtas, ako'y ililigtas pa rin ako pag totoo yun. Pero yung nature dapat, maipakita mo yung nature mo. Amen. 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 Hallelujah. Ayun ang ating Panginoon. Okay, di ba? Sa isang literal na bagay, yung aso, hindi naman yan gumingiyaw eh. Kumakaol yan kasi aso yun. Pagka gumiyaw yun, hindi na aso, pusa yun. Aso yun. Yung nature ng aso, yung kanyang nanay na aso, ginagawa niya. Pero hindi yung iba nga yun, yung manok. Pag yung ina yung manok, hallelujah, kumahig yun. Yung ina yung inakay na manok, kakahig din yun. Kasi nakukuha niya yung nature ng nanay niya. Amen. Yung inang agila, pag siya yung lumipad ng mataas, hallelujah, yung mga inakay na agila, sumusunod yun. Dahil ano sila, ang nature nila, agila sila eh. Amen. Amen. Pero kung ang nature nila, hallelujah, abay talagang nature ng mga hindi Kristiyano, abay magre-reklamo sila sa ginagawa ng mga Kristiyano. Ano ba yan? May mission naman sa Quezon. Ang hirap mag-drive, ang layo. 8 hours magdadrive. Tsaka wala ang pahinga, wala din. Pero salamat sa ating Panginoon, hallelujah. Magkakakain na ng longi, okay na. Masaya na ulit. Amen. Pag nakahiyop na ng sabaw, at nakakain na ng sisling sisig, okay talaga, ginagana na yung mga brother sa pag-drive. Pag naiiwan ako, 80, 80 na takbo, hindi ko may nakabutan eh. Amen. Ano yung sabihin, mga kapatid? Amen. Yung nature, hallelujah, ng ating Panginoon, nung panahon na siya yung mission, naka-adapt ito ng mga tao, ng mga mananampalataya niya, ng kanyang mga anak. Amen. Nature niya, malayo man ang kanyang nilalakbay, maalon man, malakas man ang hangin, abutin man sila ng ulo sa dagat, pero dahil nasa kanyang nature ng Diyos, amen, hindi siya natitinag. Amen. Ang lahat ng bagay, hallelujah, ay nagagawa dahil saan? Sa pananampalataya. Amen. Na inikilos mo yung faith, you acted what you believe. At ang sabi ng propeta ng ating Panginoon, pag ginawa mo yan, kinilos mo yung pananampalataya mo, sinamahan mo ng kilos ng aksyon. Hallelujah, pananampalataya ngayon, hindi yun kamatayan. Pag hindi mo sinamahan ng faith, ang iyong pinaniwala, that's not faith, that's death. Kamatayan. Amen. Kamatayan yun. Claim our faith by stepping out. Ito ang sabi ng propeta ng ating Panginoon. Kung gusto mo daw maklaim ang iyong pananampalataya, kailangan mong umakbang. Amen. Kailangan mong mag-stepping out. Yes. Amen. Amen. Kaya man, mag-stepping out na. Yes. Amen. Amen. Kung gusto mo maklaim ang iyong mga hinihiling, ang iyong mga dinadalangin sa Panginoon, si Sister Lee na nag-claim out na yan. Amen. Nag-stepping out na yan. Amen. Hallelujah. Hindi nga natin makita ng mabilisan, pero unti-unti, unti-unti, nilalakad sila ng ating Panginoon. Pinahakbang sila ng ating Panginoon. Mula doon sa dati nila pinanggalingan, papunta doon sa bagong pinapapupuntahan nila, hallelujah. Nilalakad sila, in-step out sila ng ating Panginoon. Hallelujah, sabi niyo ito, claim our faith by stepping out. Yes. Sabi ko nga nung nakaraan, di ba? Kung
ang lasa, hallelujah, ng mansanas kagatin mo. Ayun yun. Kung gusto mong maranasan ng kaligtasan, hallelujah, kunin mo. Amen. Kinusin mo, takmain mo. Amen. Huwag kang papayag na maunahan ka ng iba. Yes. Amen. Pag naunahan ka, mawawalan ka. Amen. Claim your faith by stepping out. If we say that we have faith and we are afraid to step out and claim our faith and put it to work, then our faith doesn't do us much good. That's it. Sabi niya, pag hindi mo daw kinilos ang iyong pinaniniwalaan, walang magagawa ng maganda ang paniniwala mo. Anong silbi ng pagdating mo sa church kung hindi mo naman ginagawa ang iyong mga naririnig? Anong saysay ng every Sunday narito tayo sa kapilya kung di na natin kinikilos yung ating mga bagay na ating pinaniwalaan? Walang kwenta ang ating matagal na panahon. Ilang buwan tayo dito? 11 months. Isang taon na. Isang taon pa tayo sa Diyos. Isang taon tayo noong February 6. February 10. November yata tayo. February 10. Isang taon na tayo. Kasi February 10 tayo nag-transfer dito. Eh, may kasi unang birthday sa sabig. Dito naganap. March 6. Isang taon na tayo. Dito sa Wawa. Amen. Hallelujah. Dapat sa loob ng isang taon, nag-stepping out ka na. Amen. Yung dati mong paniniwala noon, dapat nagbabago na yun. Dapat nagmumut na siya. Dapat nagmamatsyo na siya. Dapat umuunta na siya. Dapat nagbubunga na siya. Kung ayaw niyo maranasan, hallelujah, 23 years na walang bunga. Oh, man. May kumilos tayo. Salamat na sa biyaya natin, Panginoon. Sa may kong panahon na ating nilagay dito, meron na tayong mga nakakapiling. Si Dawai. Meron na yung mga nakakasama. Sa anong dahilan? Kasi kumikilos ang banal na espiritu. Hinahayaan na tayo mag-stepping out. Hallelujah. Ilabas natin ang ating buhay doon sa dati nating buhay. Hallelujah. Ipakita natin, hallelujah, na tayo nga ay talagang mga naniniwala sa ating pinananampalatayanan. Kumikilos tayo base doon sa ating paniniwala. Kaya pala, itong dahilan ng iba, kung bakit ganun sila kahina, ganun sila hindi ka excited sa gawain, hindi sila masyadong ganito, seryoso sa pagsamba. Kasi yun lang ang kanilang pinaniniwalaan. Hanggang dun lang ang kanilang pananampalataya. Pero bakit may mga tao tuwing Sunday, nato sa church? Kasi alam nila, hanggang doon din ang kanilang paniniwala. Kasi naniniwala sila ng Diyos, ang kapayapaan, ang kaibigan, ang katuwiran, ang pag-ibig, ang long-suffering, ang kasayahan ay narito sa gawain natin. Amen. 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 Sabi niya rito, we must believe in Him. And as we believe, we must act on our confession. Kung daw tayo naniniwala, dapat nating actionan ang ating pinaniniwalaan. We can say it conscientiously unless we really believe it. Hindi daw natin talaga ito masasabi maliban ating pinaniniwalaan. Amen. And then, if we really believe, kung talagang tayo naniniwala, then we can say it with all our hearts and know that our God answers our prayer. Praise the Lord. Kung tayo naniniwala at nananampalataya, sa ating puso naniniwala tayo na lahat ng ating mga dalangin ay tutugunin ng ating Panginoon. Amen. Ang kailangan din gawin, maniniwala lamang tayo. Manampalataya lamang tayo. Lord. And our prayer and gives us the desire of our hearts. It's not your own friend who give you things. It's God working on him. Hindi lang ang sinumang tao nagbigay sa atin ito. Ano ba yun? Set our priority. At may brother Arnel, yun ang kanina. Ano ba yun? May mas mahalaga pa kung ibang tao kaysa sa Diyos. Amen. Hindi matanggihan yung ibang tao kasi iniisip nila na ang source ng kanilang trabaho yung tao. Tandaan natin ang source ng ating kinabubuhay yung walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Although ang Diyos gumagamit siya ng mga tao, pero ang Diyos pa rin ang supplier ng lahat. Madalas ang tao nakatingin tayo sa giver, sa gifts.
Pero sa giver of gifts, hindi natin yan yung pansin. Diba? Mas priority natin ang mga tumulong sa atin personally. Pero lagi muna natin ang pinanggalingan ng lahat ng bagay na ito. Amen. Kita nyo kahit naman, dito sa mga prinsipyo na paraan, pag tayo nagkasakit, lumalapit siya sa doktor. Nagpasalamat siya sa doktor. Pero kung natin kalimutan na ang Diyos ang gumamit sa kanya, para tayo bumalik. Amen. Amen. Dahil ang Diyos pa rin ang source ng healing. Dahil siya pa rin ang may kakayanan mong pagaling. Binigyan lang ang tao ng knowledge, ng paraan, kung anong gagawin para bumalik. Pero ang Diyos pa rin ang supplier ng galing. Amen. Siya pa rin ang may kakayanan mong pagaling sa ating lahat. Let us seek not the gifts, but the giver of gifts, he said. Amen. Let us not seek the giver of the blessing, but the blessed ay yung nagbibigay ng ano ng pagpapala sa ating lahat. Amen. The giver of the blessing ng ating hanapin. Hindi yung blessing lang. Pero tayo mga tao, kadalasan, ang inaaral natin yung blessing, yung mga bagay natin natatanggap, nakakalimutan natin yung nagbigay ng bagay nito para sa ating lahat. Huwag natin kalimutan, dapat tayo nananampalataya sa ating Panginoon. Huwag natin kalimutan ang giver of gifts. Amen. Amen. Magpasalamat tayo sa mga tatanggap natin, pero higit sa lahat, magpasalamat tayo doon sa nagbigay ng pagpapala sa atin. Amen. Kapagalan ito mga kapatid, hindi nang iwan sa atin, ating lahat, hallelujah. Step out your faith kung paano yung lalaki doon sa pulo Bethesda. Amen. Nung sabihin sa kanyang Jesus Christ, bumangon ka, bumangon siya. Amen. Nung sabihin sa kanya, buhatin mo ang tulugan mo, ligpitin mo, nilipit niya. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya nagsabi, Lord, bakit ako ang dami-dami na kandusay? Bakit ako, Lord? Dahil ikaw talaga ang sadya ng ating Panginoon. Amen. Ikaw talaga ang pupuntahan ng ating Panginoon ng araw na yun. Ikaw talaga ang napili niya. Ikaw talaga ang pinili niya para sa kagalingan yun. Kaya ang ginawa ng lalaki, nag-step out siya. Binuhat niya ang kanyang tulugan. Hallelujah. At walang sino mang nakahanda sa kanya na umalis mo sa pulo Bethesda. Amen. Dahil alam niya, hallelujah, na hindi lang yung blessing doon sa pool. Hallelujah. Ang kailangan ng kanyang paniwalaan, kundi ang nagbigay ng kagalingan doon sa pool. Amen. Marami ngayon sa panahon natin na hanggang ngayon naniniwala pa din sa mga pool ng Bethesda. Diba? Maraming tao. Hallelujah. Nagpunta pa doon sa malayong lugar. Sa Mount Sinai. Sa ano to? Sa malaking kamay. Kamay ni Jesus. Amen. Sumasayo sa ano? Ubando. Ganyan? Ubando. Sa Ubando. Actually, nangyayari naman talaga. Kasi dahil, hindi yun dahil doon, kasi dahil yun sa faith nila na meron sila. Amen. Amen. Hindi dahil sa malaking kamay. Alam nyo kaya sila gumagaling dahil ang Diyos ang nagpagaling sa kanila. Amen. Pero marami pa rin tao hanggang ngayon naniniwala doon sa pool ng Bethesda. Mm-hmm. Akala nila, hallelujah, yung season ng pagpapagaling, nandun pa din. Mm-hmm. Pero ang Diyos bumaba na, hallelujah, para hindi na sila magpakahirap na tumalaw, na tumalon doon sa pool, dahil ang Diyos naglalakad na para sa kagalingan nila. Amen. Hindi sila natin na sa heaven. At nagsusubo siya ng angel. O angel, pumunta ka doon sa pool. Kalaw kami mo ang tubig para gumaling sila. Hindi sila contento doon. Siya na mismo bumaba. Amen. Siya na mismo naglakad. Hallelujah. Hindi na kailangan maghahirap ng tao. Ang Diyos ang umarap sa kanila. Amen. Puli ng ating Panginoon. Lord. Hindi siya contento. Nakaupo sa langit. Nanonood siya. Nakikita niya yung kanyang mga anak. Lord. Hallelujah. Nagtitiis ang hirap. Amen. Hindi sila contento doon. Hindi siya satisfied na nakikita niya yung kanyang mga inilang. Hallelujah. Ay nasa mga maling gawain. Bumaba siya para tawagin silang lahat. Para magalingin sila sa kasakatan ng karamdaman. Para kayan sila sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Salamat sa tiyan. Tingnan natin kumayo, mga kapatid. Ganang bago sa inyo lahat. Hallelujah.